this is from Shopee lang din, guys. So, ganyan lang siya. 14, guys. Pero hindi siya. Kasi ito, mukhang matagal-tagal pa to bago magka-baby. Meron kasing dalawang pink princess doon na napili ko na. So, syempre, meron tayong ano, part eh. Hoy! Ito. Hala, meron ng rotten na roots. It's quite expensive. So, dun tayo sa budget-friendly. So, get it on Shopee. To another Planzilla video for today's vlog. We have three shoots here that we are about to propagate. So this one is a pink princess. Hindi ko alam kung meron na, ay meron na siyang pink dito, maliit. Ayan. Yung bagong shoot niya. So dalawang shoot siguro to, guys. Tapos ipopropagate namin yung isa para mahiwalay na sa mother plant. And then we have the red diamond. So propagate din namin to ngayon. And of course the golden taxla. So maraming salamat sa mga nagko-comment kasi before when we propagated the other shoot of this one, nagtanong ako kung ano yung pangalan niya. And madami sa inyo yung nag-comment and nag-answer talaga sa tanong ko kung anong phyllo to kasi hindi ko talaga alam kung ano to nung binigay to sa akin. Walang name. So thank you so much, and if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe, tap the notification bell para notified kayo pag may bago kaming upload. So if you are ready, let's begin. Taas nga shoot? Nag-rot na yung mother? Taas yung shoot. Pero okay. Hindi naman pala rotten. So, mahabang shoot daw yan. Siguro, sa ilalim nagsimula. Tapos, nag-find ng ways para lumabas dito sa taas. Kaya medyo mahaba-haba. So, this is the first one that we will be cutting. Ito yung mother plant niya, guys. Akala ko, ano na siya, yung parang empty na sa loob. Hollow na. Pero okay lang pala. Still, matigas to. Ayan. So, kahit ganyan yung itsura niyan, pwede ka pang mag-expect na meron pang lalabas na shoot soon. So, ito, hinahanap lang niya yung mga roots. Baby pa to, guys. So, ayan. Nakapag-propagate na kami nito ilang beses. And, ayan, ganyan pa ka, baby. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Alam ko, madami din sa inyo yung mga nagsisimula sa ganyan kaliit. So, here we are, not afraid to start again with something that small. Ayun, napapalaki din naman namin. Marami dito sa mga plants namin yung nagsimula talaga sa maliit kasi wala tayong budget. Yung mga ganyan yung mga affordable lang, guys. So, we have small pots prepared for them. Yung mga small pots na yan, guys, perfect lang sa size netong ipopropagate natin today. Ito, hala, meron ng rotten na roots. Okay, kasi mga old roots na siya. Ito, yung mga nasa taas. Ayan, I don't know, guys. So, hindi na pala ako sure kung meron pang susunod. Kasi, tingnan nyo yung roots. Ayan, may mga patay na roots dito sa taas. So, ganun eh. Matagal na to. Matagal na talaga to. Ito yung pinaka-mother plant sa lahat ng mga red diamond namin dito, diba? So, yun yung pinaka-mother plant. And the red diamond, guys. Ayun, malaki na. Mukhang red Congo na. Yun, pawis na. Kasi this is our second video for today. So, syempre, nagkaroon kami ng time kasi weekend. So, ngayon, the second one, ano kaya? Ah, siguro yung mas malaki yung kukunin mo. So, we have another shoot, guys, yung maliit pa. So, itong mga ganito, nagpo-propagate talaga kami ng maliliit. And yung mga kabatch naman ito, naputol na namin from the mother plant. So, okay na. Hindi na alalahanin. Kasi yung mga ganyan, nilalabas talaga yung mother plant para hindi mag-rot. Hindi masali itong ano,
mga babies. Marami kaming mga ano dito guys na propagate na pink princess, pero yung iba tig isa lang yung shoot. So iilan lang to na merong dalawang shoot per pot. So ayan. Maliit pa, pero I think malaki na yan compared doon sa iba na na-propagate namin. So, meron kasing dalawang pink princess doon na napili ko na. So, syempre, meron tayong ano, part eh. Hoy! Baka mabali yung dahon na may pink. So, ayan. Wow! Fully rooted. Nice one. So, nice one. This is the pink princess. Ayan. Fully rooted, hawakan pala. O yan, fully rooted na siya guys. Ang daming roots, o. Hala, ayaw mag-focus. Ayan, dami na siyang roots kahit maliit pa. So, ayun, yung isa na naman na yun, yung palalakihin namin. And sana lumaki pa talaga, just like this. So, diba? Kasi, syempre, nagsimula lang din sa ganyan kalaki, etong shoot na to. So, pwede na yung itanim. Hala, kawawa pala tong isa na to na susunod. Kasi, yung mother plant niya, nagsishow na ng signs na mamamatay na. So, baka mag-rot yan, masali yung shoot na yan. So, baka kailangan namin yung putulin. Hindi pa kami sure kung saan ilalagay kasi wala naman kaming pot for that. So, yung parang yung pot na paglalagyan dapat sa kanya, yung pang seedling lang. So, meron lang siyang dalawang roots, guys. And meron pang isang baby dito, ayan, yung maliit. Papakita ko sa inyo up close. Yung maliit na yan, meron pang bagong shoot na papalabas. So, kawawa naman. Kailangan ng putulin. Kasi baka maunahan eh. There are times like that na namamatay na talaga yung mother plant. So, wala kaming magagawa. Mahirap na isave yung baby. Lalo na kapag maliit pa. Merong iba kasi na mas maliit pa dyan. So, hindi talaga basta-basta na si save. And now, we are finally cutting the golden taxla. Taxlanum daw yan, guys. Hindi ko alam kung paano talaga siya ipopronounce. Basta taxla. Yorn. So, ayan, papakita ko lang yung isa kanina na naputol na finiflex ko. So, piniflex ko to on the other video. And then, naputol siya. Kasi, dun sa intro, parang nasagi yata siya. Tapos, yung tip niya. Kasi, this is the newest leaf. And, yung mga dahon niya, na mga older ones, hindi nagpapakita ng variegation, guys. Ngayon lang lumabas, etong pagka-variegated niya. And, minalas kasi naputol. So, ayan. Yan tayo eh. So, kawawa naman. Kaya kinat na lang yung dulo para medyo pointed na ulit sa dulo. Hindi naman pointed, para may siyang oval. Ayan. So, yun yung roots ng taxla, guys. And, kinisin lang niya. So, that is it. Maliit na maliit pa. So, okay na yun, guys. Kasi, yung roots naman niya nakaloblob sa ilalim. Di ko alam kung meron pang tutubo sa mother plant. Let's just try to see if may pag-asa pa ba. Meron pa ba? Di ko sure, pero hintay lang tayo. Ganyan lang naman kasi yan. So, parang paano, bakit para siyang crawling philodendron? Mukha siyang sa Gloriosum, guys, yung nakahiga. Yung marmalade. Tingnan natin yung marmalade. Kung pwede na ba. Yan, check natin. So, ayun guys, pwede nang itanim. Meron na kaming malaki-laki niyan, which is yung naunang ipropagate. Yan, ito yon. Ito yata yung tinatawag ng iba na golden philodendron. So, ganito na siya ngayon, guys. Ito yung nakat namin nung time na tinatanong ko talaga kung ano yung pangalan niya. And that is our second propagation. Hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba niya sa ibang philodendron. Kasi, merong mga ganito na parang neon. Neon ba yung kulay niya? Pero orange yung nasa likod ng bagong dahon. Ayan, orange po yan. So, ayan, yung older ones, hindi na nag-feed na yung ganyang kulay. Pero maganda talaga siya, guys. And lumalaki siya because I have seen a matured form of this one. Malaki na talaga. Pero yung pagkakita ko noon, yung tawag sa kanya, golden philo, hindi ko naman alam kung ano yung itsura niya pag baby pa. Kaya hindi ko kilala kung ano yung plant na binigay sa amin. Although, inisip ko baka golden philo nga siya, hindi ko alam na meron palang taxlanum yung mga ganon na kasunod yung pangalan niya. So, that is it for our second propagation. Hoping na meron pang lalabas din sa mother plant. Kasi eto, mukhang matagal-tagal pa to bago magka-baby. Kasi baby pa din siya.
Nakakatuwa naman na yung inabot ng pating media namin, ginamit pa namin to kanina sa layering. Ah, konti lang din naman pala yung kailangan sa layering. So, ayan. Tapos, ngayon, ginagamit pa din dito sa mga propagations na to. Maliit pa kasi, maliliit pa naman. So, okay lang. Yan. So, we are done with the Tuxla, guys. And we will be putting the vitamin. So, na-flex ko siya nung intro ng video na to. This is from Shopee lang din, guys. So, ganyan lang siya. 14, guys. Pero hindi siya branded. So, mumurahin lang siya. Meron kasing mga branded na 14. And it's quite expensive. So, dun tayo sa budget-friendly. So, get it on Shopee. You can just see the link down below. May mga links kasi kami ng mga products na ginagamit namin dito. From Shopee lang din, guys. So, you can just buy it from there. Tapos, we are now moving on to the Pink Princess. Ayan, maliit na Pink Princess. Ito nga pala yung top cut. Ayan, guys, nag full blast siya na pink. Ayan. Yung binilan nga pala namin nito, guys. Sad to say, kasama ko siya sa work and now, ayan, sumama na siya kay God. Rest in peace, Sir Lau. Salamat sa remembrance na Pink Princess. We are praying for you. Ang kulakain ko dito, guys, kamukha niya. Ayan. Magkamukha siyang dalawa. Ito, ayan, Coco Cubes yan, ha? Thank you, Payod. Sponsored by Payod. So, yun guys, matatapos na yung Pink Princess na yan. Dito na tayo sa Red Diamond na mukhang Red Congo. Pero ako guys, kahit lumalaki na ngayon, meron pala talagang slight difference. Tapos, makikilala mo pa rin even if they grow up. Sa bintahan, mahal yung Red Diamond. Ah, mas mahal pala yun. So, vitamins ulit. So, eto na sila. Malaki-laki na din ng konti ito. So, I'm glad that it went well. Kasi maliit lang din to nung pinutol namin, guys. And thankful kami na nag-thrive siya. Hindi lahat ng mga maliliit na plants na pinapropagate namin dito nag-thrive talaga ng maayos. So, pinagpapasalamat ko talaga kapag okay yung tubo. Ay, hindi pala lalagyan ng dithane, guys, kasi wala daw cut. So, humiwalay siyang mag-isa sa mother niya. Ba yan, independent? Independent pala na Red Diamond yan kasi kawawalan din naman yung mother. Meron ng mga ano, nabubulok na roots. So, I'm not sure if may mapuproduce pa. Ayan. So, hope na lang. If wala, wala na tayong magagawa. Ang dami na din namang naibigay niya sa amin. So, thank you pa din sa mother plant nito. Ayan guys, we are almost done with this propagations that we did to 3 small philodendrons. So, nakarami kami today. And thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Pakitap yung bell icon para notified kayo pag may bago kaming video. Thank you so much for watching. Bye!